Naganap na nga ang unang laban nga sa MPL Invitational na kung saan dito nga kapatid ay nagpamalas ang ating mga pambato hindi lamang dito sa Pinas kundi sa ibang bansa na kung saan tunay ngang inabangan ito ng MLBB fans dito sa Pinas. Ang unang ang laban kapatid ay ito ngang kuponan ni Coach Zico na kung saan ang ganda nga ng laban na iyon at kitang kita naman talaga kapatid na sobrang galing din talaga ng Orange Esports. Andito nga yung panalo na natalo pa dahil sa last clash nga kapatid imbis na nag-focus nga ang Born X Flash sa Lord ay nakipag-clash pa nga ang mga ito habang ang tank naman ay na-steal pa nga ang Lord sa kamay nga ng core ng Born X Flash at nang dahil nga rito kapatid sa game 3 nga ay natalo pa ang Born X Flash na panalo na sana at doon na nga natapos ang karera ng Born X Flash sa MPL Invitational at dito nga kapatid pinagtatrash talk nga nila Coach Pakbet at Idol Zapno ito ngang si Coach Zico na di umano mas magaling pa daw ang mga barangay tanod maglaro kaysa sa Born X Flash ni Coach Zico dahil kahit sino daw ang dalhin sa Cambodia ay magkakampyon talaga basta ito nga ay Pinoy at ito nga ang nagawa ni Coach Zico sa bansang Cambodia at dito nga kapatid mukhang minamaliit nga nitong sila Idol Zapno at Coach Pakbet ang kakayanan nga ng Cambodia na kung saan nang dahil nga rito kapatid ay sobrang init nga ng trash token ng mga ito kumbaga real token nga kung maituturing talaga at ang sumunod na laban naman kapatid ay ito ngang kuponan ni Hades at ito ngang kuponan ni Baloyski na Geek Farm na kung saan kitang kita naman talaga kapatid na hanggang ngayon nga ay maganda pa rin talaga ang ipinapakita nitong Geek Farm na kung saan noong mga nakaraang season nga ng MPL Indo ang Geek Farm nga ay naging bonus round lang ng mga MPL team sa Indo ngunit nang masabak na nga rito sila Hades at Baloyski ay kitang kita naman ang pinagkaiba nga ng performance ng Geek Farm ngayon at dito nga ay patuloy pa rin na nanalasa ang kuponan na ito maging ang second team nga ng RRQ ay hindi pinalagpas ng Geek Farm Indo at dito nga ay nagkaroon ng tipihan na kung saan natipinaw cry later nga ang RRQ Senna sa mga oras na iyon. Lagi sanang tatandaan ng Indo kapatid na kapag tinipihan tayong mga Pinoy ay mas lalo tayong nanggigigil at lumalakas at ganito nga ang nangyari dito sa RRQ na kung saan tinipihan nga si Baloyski at Hades at nang dahil nga dun kapatid ay binawian nga ito ng TP ni Hades at nanggigil pa nga ang mga ito at nauwi pa nga ito sa panalo ng Geek Farm Indo. Tila'y walang kadaladala nga ang mga Indo kapag nagtitipi nga ito sa mga Pinoy. Kaya naman, ang tipi nga ay iniiwasan talaga yan ng Indo teams lalo na't kapag kalaban nga nila ang mga Pinoy. Dahil tandaan natin na kapag tinipihan mo ang mga Pinoy, abay bigla na lamang itong lumalakas. Noon pa yan kapatid, noong naglaban nga ang Alter Ego at Brand Esports at kitang kita naman talaga kapatid, natipihan nga sa mukha ang nangyari. Tinipihan noon ng Alter Ego ang Brand Esports at tila'y naging sumpa nga sa mga Indo kapag may nagtitipi sa atin ay bigla na lamang tayong lumalakas at yan nga ang dapat iwasan talaga ng Indo na kung saan kitang kita naman sa mga nakalipas na tournament nga kapatid ay walang nagtitipi ng mga Indo teams kapag kalaban ang Pinas dahil alam nga ng mga ito ang kalalabasan ng laban kapag tinipihan mo nga ang Pinoy at nangyari nga muli ito sa laban nga ng Geek Farm at sa laban naman ng RRQ Senna at ang sumunod na laban naman kapatid ay ang laban nga ng Smart Omega at ito ngang RSGPH na kung saan ang dalawang Pinoy teams na ito ay hindi nga nagpalaro ng kanilang main 5 na kung saan ang mga second team nga nila ang lumaban at dito nga kapatid ay kitang kita naman talaga natin na sobrang galing talaga at sobrang ganda pa rin talaga ng chemistry ng RSGPH nang ipasok nga ang mga new player ng mga ito hindi nga umubra ang Smart Omega na kung saan malakas din naman ang kanilang team 2 na binubuo nga nila Kelra, Ryzen, Renshaw, Miko at KelBJ
at nananalo-nalo nga ang mga ito sa MPL nung nakaraan. Ngunit, nang makalaban nga nila ang RSG, PH Team 2 ay hindi nga umubra ang mga ito at pinakitaan lang naman ng RSG PH ng lupet sa paglalaro ang Smart Omega. Habang ang Smart Omega naman kapatid ay parang wala nang hanggana sa tournament na ito dahil hindi nga umubra ang mga set ni Miko sa pagkakataon na iyon. Hindi rin naging maganda ang laruan nitong si Kel BJ at Kelra na kung saan nang dahil nga rito ay hirap nga ang mga ito sa laban. At bukod pa nga dyan kapatid, tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, ang MPL Invitational nga ang magdidikta sana ng kanilang kapalaran para nga sa magiging lineup nila sa MPL Season 11. At nang dahil nga first exit na naman ang Smart Omega ay hindi nga ito magandang resulta para sa management ng Smart Omega. At nang dahil nga rito kapatid, malaki ang chance sa ngayon na magbuwag na talaga ang mga miyembro nito para sa susunod na season. At dito nga kapatid ay hindi natin inaalis ang posibilidad na baka tuluyan na ngang iwan ni Kelra ang Smart Omega. Kitang kita naman sa laruan ni Kelra kapatid na parang hindi na nga siya motivated sa paglaro sa Smart Omega dahil sa unang pagkakataon nga kapatid ay parang nabaog nga itong si Kelra sa kanyang lane. At nang dahil nga rito kapatid, binalikan nga ni Coach Zico ng trash talk ang Smart Omega kagaya nga nila Idol Zapno at Coach Pakbet dahil first round exit din sila sa MPL Invitational. At doon na nga natatapos ang karera ng Smart Omega ngayong season na ito. At aasahan nga natin kapatid na muli nga silang babalik sa MPL Season 11 ng mas malakas. At asahan din natin na may mga bagong mukha nga tayong makikita sa Smart Omega sa susunod na season. At tingnan na lamang natin ito kapatid kung sino-sino nga ba ang tuluyan ng mamamaalam sa lineup ng Smart Omega. Tandaan natin na nung nakaraan nga ay 5 man pa ang tinanggal ng Smart Omega at ang ganda pa nga ng performance ng Smart Omega noon na sila Haze, pero tinanggal nga sila as 5. Kaya ngayon hindi nga ito malabo lalo na't kilalang kumpanya nga ang Smart Omega. Lahat ay gagawin ng Smart Omega para lamang lumakas nga ang mga ito. At kung ang pagtanggal nga sa lineup ng Smart Omega ngayon ay ang magpapalakas nga sa kanila ay hindi talaga malabo ito kapatid, lalo na't uhaw na uhaw din sa kampiyonato ito ngang Smart Omega. Nakakalungkot lamang ito sa mga fans ng Smart Omega, pero real talk lamang ito kapatid na kung saan sinasabi na rin ito ni Idol Zapno sa kanyang mga vlog. Nang dahil nga sa pagkatalo ng Smart Omega kapatid, maraming ang fans ang nambasya kanila ngayon na di umano no chak no knowing daw talaga ang Smart Omega. At kitang kita naman talaga natin kapatid na sobrang pilay ng Smart Omega kapag wala talaga ito ngang si Idol Chak No at Eto Max. Dahil ang dalawang yan nga kapatid ay matagal na ngang magkasama sa Execration pa noon at hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila sa Smart Omega. Maganda ang combination ng dalawang yan at sayang lang at hindi nga maganda ang ipinakita ni Miko. Ito na sana ang kanyang pagkakataon talaga kapatid para nga maging main 5 ng Smart Omega kung sakaling magpahinga na rin muna ito ngang si Idol Chak No sa paglalaro sa Smart Omega. Magaling naman si Miko, sadyang inalat lang talaga sila sa laban nila sa RSGPH sa MPL Invitational. At hanggang ngayon nga kapatid, naging sumpa pa rin talaga sa Smart Omega itong ang RSGPH na kung saan first round exit na sila last season, first round exit pa sila ngayong MPL Invitational. Ito na sana ang bounce back ng Smart Omega. Ngunit, ganun pa rin talaga kapatid, kapos pa rin ang kanila ngang ipinakita ngayong season ng MPL Invitational. Gayon pa man kapatid, marami pa rin tayong aabangan ng mga Pinoy teams na sasabak nga sa MPL Invitational at asahan nga natin na sobrang magiging magandang ang bakbakan ang mga ito, lalo na't hindi nga biro ang mga koponan ngayon sa MPL Invitational.
At ito rin ang inaabangan talaga ng ibang bansa pag naglalaro nga ang Pinas, dahil alam naman natin na ang Pinas nga ang nagdidikta sa meta pagdating sa MLBB. At kitang-kita naman talaga kapatid na pati ang mga shoutcaster nga sa Indo ay sobrang bilib kapag PH versus PH nga ang naglalaban, dahil di umano sobrang ganda talaga ng mga clashes natin kung ikukumpara mo nga sa Indo. At yan nga ang mga dapat nating abangan pa sa MPL Invitational sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuloy nga kapatid, naglaban na rin ang Echo at ito nga ang EVOS na kupunan nga ni Dilar. Ito na sana ang pagiganti nating mga Pinoy para nga sa EVOS na kung saan hindi nga umayon sa atin ang kapalaran dahil natalo nga ang ating pambato na Echo, na kung saan bago nga magsimula ang game 3 kapatid ay nagkaroon nga tayo ng mahabang break. O ito nga yung matagal na technical pause na kung saan hindi nga natin alam kung ano ang dahilan kung bakit may mahabang pause nga na nangyari. Yun pala kapatid ay may pinapaban pala itong si Coach Sis na di umano pinapaban nga nito sa MPLI organizers ang Masha, dahil di umano alam naman natin na may bug nga sa hero na ito, na kung saan nang dahil nga rito kapatid ay nagkaroon nga ng mahabang pause sa laban. At dito nga ay nag-post nga itong si Coach Daki na kung saan ginamit pa ng EVOS ang Masha sa game 1 at game 2, at pagdating naman ng game 3 ay pinaban nga ito ni Coach Zeiss at malamang pinipik na nga ito ng Echo. At nang dahil nga doon kapatid ay tilay na walan nga ng gana itong Echo, na kung saan may kita nga sa game 3 na parang nag-troll na lang ang mga ito. Kaya naman natalo nga ang Echo sa pagkakataon na iyon. Imaginin mo na lamang kapatid, Mia tapos Leomard nga ang itinapat ng Echo sa EVOS, na kung saan may kita nga na parang wala ngang gana ang Echo. Yun pala talaga kapatid ang tunay na dahilan kung bakit parang hindi na nga sineryoso ng Echo ang laban na iyon, na kung saan bago nga ang laban sa game 3 ay may post din itong si Carl TC, na kung saan parang nagbigay nga ito ng hint na matatalo sila sa game 3, at nangyari nga ang bagay na iyon. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.